along with the process of salvation is the series of privileges and blessings and rich favor from the Lord. Hindi po natin kayang maipaliwanag, hindi kayang ipakita lang sa mga material na bagay. Hindi kaya po mga kapatid na bilhin ng salapit ng sanlibo na ito. And it's within us. It composes our testimonies in our lives. At yun po mga kapatid, at siya nagpapanatili sa atin. At sa mga ganito pong training, doon natin nakikita na may mas layunin ang Diyos sa ating buhay. We are able to find our specific ministries. At kung ito po yung ministry na kung saan ginagabayan ka ng ating Panginoon, then grab this opportunity and privilege. Because God will use you in a greater and wider influence. At alam po na ito ay para sa kapunan na natin. Isang papalakpak. So, ang topic ko po ngayong hapong ito is about building confidence in public speaking. So, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon upang ang lahat po ng kakayanan, kapangyarihan at kalakasan ay dahil sa Kanya. Let's pray to you. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubusan at mapasalamat sa iyo pong pagtawag sa amin, hindi lamang sa kaligtasan, kundi sa ministeryo at mga espesyal na kaloob na kung saan ay ninanais mong matunglasan, Panginoon, ganapin at i-enjoy ng bawat mananampalataya at nagtawag mo. Kaya narito po ang bawat isa sa amin, more specifically, ang mga Sunday School teachers, World Missions members, ganoon din po ang iba pa na interested na magkaroon po ng kaalaman dito, yamang kanila po, Panginoong nais na malalaman pang lalo ang iyong banal na kalooban sa kanilang buhay. Lord, i-bless mo ang bawat isa pamula kanina na kung saan nagkaroon na po sila ng pagkatuto sa iyong mga salita. Hayaan mo na magpatuloy ito hanggang sa pagtatapos ng amin pong gawain. At alam namin, Lord Diyos, may dakila kang mensahe para sa bawat isa, magamat mayroon pong tagapagsalita dito sa unahan, pero mayroon kang personal message, Panginoon, specific message, a rhema word for each believer who are here. Upang nagsagayon, Panginoon, lalo nilang matutunod ang direksyon na nais mo para sa kanilang buhay. Lord God, gamitin mo lang pong iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala at hindi sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhan. And Lord, we give you the highest praise and honor in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Mahawag na po ang bawat isa. Praise the Lord. Building confidence in public speaking. Ako po mga kapatid ay hindi ko pa rin masasabing expert ako sa ganito pong larangan. Maliban po sa pagtawag sa akin ng ating Panginoon, kaya po ako nagkaroon ng tapang na tumayo sa unahan ng mga tao. At upang ipahayag, hindi ang anumang katotohanan, hindi ang katotohanan ng Ebanghelyo at ng kamatayan ng ating pong Panginoon Jesus Kristo. Hindi ang pagkalibig at pagkabuhay na maguli na siya pong pag-asa. Ito po ako mga ipipresent mga kapatid ay ilan lang sa mga research na pag-aralan. Isa na rin po ako nagturo noon sa Bible School several years ago na tungkol po sa public speaking. Natutunan ko po yung mga ilang mga details na ipipresent ko sa inyo. But at the same time, aking nakapatid din po mga kapatid pagkatuto ay yung sa eksperyensya mula po sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. So, hayaan po natin na yung confidence natin, yung iwala natin, ay mag-build up na ito po ang kinakailangan. Sapagkat, when it comes po sa gawain ng ating Panginoon, we need to speak up. Hindi po po pwedeng maging tahimik tayong saksi ng ating Panginoon.
Amen. Kapag ka po tinawag ka sa isang courtroom, hindi po po pwede ang isang silent witness. Dahil po siguro yung isang may kapansanan at hindi makapagsalita, mayroon pong kinukuhang interpreter upang nang sa gayon may express kung ano po ang nais niyang ebidensya, patotoo o katotohanan upang nang sa gayon magkaroon po ng solusyon o ng justisya kung ano man po yung issue o kung ano man po yung inilahad sa hukuman upang magkaroon po ng tunay na justisya. So, kinakailangan po natin, mga kapatid, ng confidence. We need to be a bold witness of the Lord. And most especially, sa mga members kasi, nandoon yung sabihin natin, we need to be a preacher of the Word in the sense that kahit one-on-one, teacher and preacher of the Word, so kailangan mo talaga magsalita. Now, in a wider scope, kung ikaw nga ay naitalagang teacher, ibig sabihin, mas maraming tao ang iyong maa-apektuhan, ang iyong maiimprovensyonan. At ito po ang magandang bagay when it comes sa leadership. Sapagkat gagamitin ka ng Panginoon doon sa pamamaraan na higit ng paggamit niya kung ikaw ay isang pangkaraniwang niya. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na mas mataas ang calling natin sa pagiging member. Sapagkat kung ang isang member ay gayon katapat sa kanyang pananampalataya at ang leader, bagamat tinawag sa ganunong antas, pero hindi na ginaganap ang kanyang responsibilidad, masigit ang isang membro na gumagawa ng may katapatan sa harapan ng Panginoon kaysa isang leader na binigyan ng responsibilidad pero hindi niya ito ginagawa. Ang talento ibinigay sa kanya ng Diyos ay hindi niya pinagyayaman. Kaya siya po, mga kapatid, but when it comes to leadership role, when it comes to teaching and preaching to a greater number of people, nandoon po na alam natin mas gagamitin tayo ng Panginoon. Lalo na po kung equip na po tayo ng salita ng Diyos, puspos ng Kanyang banal na Espiritu, at tayo po ay may tama pong motibo sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. So, ito pong setting natin ito, mga kapatid, ginagawa natin. Kakaiba po yung setting sa sanlibutan. Bagamat may represent po tayo mga ginagamit po in the secular world ng mga techniques, pero alam po natin, mga kapatid, dapat mas angat ang atin pong gagawin na paghahanda. Hindi man po tayo ganon katalino na kagaya nila, pero kakaiba po yung ating daladala. Ang kapangyarihan po natin ay nagmumula sa Panginoon. Kaya alam natin na kahit kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo, mga kapatid, sa kakayanan, pero ang kamulangan, ang Diyos po ang magdadagnat ito kung tayo po ay lubos na nagpapasarap sa kapangyarihan. Palakpakan po natin. First thing is the discussion about glossophobia or speech anxiety. This is the fear of public speaking or of speaking in general. So when it comes to the word glossophobia, it comes from the Greek word glossa. Diba meron tayong ginagamit glossolalia, speaking in tongues. So the word glossa, it means tongue, and phobos meaning fear or dread. So many people only have this fear, while others may also have social phobia or social anxiety disorder. So ito po ay isa sa pangtakot na tinataglay ng tao. So kung mayroon ka nito, mayroon ako nito, welcome to this human world. Sapagkat ito po ay pare-pareho po natin na tinataglay. I believe tinaglay po natin ito dahil na sa pagpasok po ng kasalanan ng tao. Sa labas po, hindi nila maipaliwanag kung
kung bakit may ganyang klase sa kaligasan ng tao na nararapat na magkaroon tayo ng tao. Pero alam po natin, from the biblical perspective, na tayo po ay nagkaroon ng tao dahil lang pumasok ang kasalanan. Dati po, may malayang relasyon tayo sa Diyos, ang takot ay wala sapagkat tayo po ay malayang nakikipag-ugnay sa Panginoon. Pero nung pumasok po, mga kapatid ang kasalanan sa pamamagitan po ni Adan at saka po nitong si Eva, ang kauna-unahan pong natural response sa kanilang ginawa, nagtago sila sa Diyos. Ibig pong sabihin, nandoon ang takot. At yun po ay dumaloy sa bawat larangan ng ating buhay, takot sa lahat ng mga bagay. Kaya hanggang ngayon po, ito ay aking normal na pinaglalabanan. Pangkaraniwan po natin itong tinatawag na pakiramdam bilang tao, ang takot. Now, nagkaroon po mga kapatid ng pag-aaral when it comes po sa nangyayari sa ating brain kapag ka po nandiyan na ang tinatawag na nandiyan po mga kapatid yung takot na kung saan ay mayroon po tayong kaisipan na kung saan mayroon po prosesong naggaganap sa ating pong kaisipan, kaya naturally, nabibuild up po yung tinatawag na takot. Now, once daw po na tayo ay anyayahan na magkaroon ng presentation, maaaring ito man ay sa labas ng simbahan o sa loob ng simbahan, mayroon pong nangyayari sa ating brain na kung saan dito po nagpapahayag kung bakit nabubuo po ang takot sa ating pong isipan at nagmamanifest po sa ating katawan. Meron pong tinatawag na sensory data na kung saan ito po ay nag-gather at nare-relay through the brain system. So, ito pong brain system na ito natin, ito po, mga kapatid, ang nagpapahayag kung paanong tayo po ay nabibuild up ang tinatawag na takot. Yung pong tinatawag na thalamus. Essentially, a giant switchboard that directs information to other parts of the brain. So, ito po, mga kapatid, mula po yung ating pong isipan, mga kapatid, once na ito ay tumanggap po ng mga messages, kaagad po itong dinadala sa ating brain. At ito nga pong thalamus, siya po ang nagiging giant switchboard na nagdedirect sa iba't ibang bahagi ng ating pong kaisipan. Then ito po, hypothalamus, where the fight or flight response is activated. Dito pala po nagkakaroon ng pagka po na-send na yung message, ikaw ay magsasalita sa ganitong karaming tao. So nandoon po, ito po tinatawag na hypothalamus, nagkakaroon agad po ng either flight or fight response. Ano po ibig sabihin yun? Tatanggapin mo, lalaban ka, o ikaw ay tatakas? Pag sinabi kasing fight, sige, tatanggapin ko. Pag sinabing flight, tatakas ka na. Ayaw mo na natanggapin ang hamon. So meron pala po talaga sa brain natin na kung saan magaganyan pong klase ng reaction. So messages are sent to the kidneys, adrenal glands, which release stress hormones. Kaya pala po, para bang buong katawan natin apektado agad. Meron agad pong messages to the other parts of our body na kung saan nagre-release po ng kind of hormones or substances na nagiging cause para tayo po ay may stress at that moment, no? O
cortex and amygdala, areas of the brain that establish situational and emotional context and officially deem the situation as fearful. Ito naman pong part na ito ang nagsasabi na nandun po na kaya mararamdaman mo yung tinatawag na takot sa iyong sarili. And then, the frontal and temporal lobes, higher cortical areas where the experiences of dread occur, release chemicals like dopamine that can cause panicked, irrational behavior. Kaya pala po may mga tao nagpapanik dahil kung talaga pong padadala sa ganito po mga kapatid, message from the brain, ito po talaga ay makaka-apekto sa ating buhay. Kaya sabi ko nga, kung nakakaramdam po tayo ng nervyos, ng anxiety, ng fear, once halimbawa, uy, magsasalita ka, it's just but normal for us. Yung nga lang po, mga kapatid, dito sa ating pag-aaral, tingnan natin, how can I overcome that kind of fear, that kind of anxiety, para nang sa gayon, kung ano ang message na dapat madala sa tao, ito po ay magkaroon ng katuparan dahil ikaw mismo na instrumento ay ang dapat magpagamit. Okay? Now, sabi po sa isang research, mga kapatid, when it comes to fear of public speaking, na po yung glossophobia, 74% of people suffer from speech anxiety. Sa mga kalalakihan daw po is about 73% at sa mga kababaihan ay 75%. Kaya po 74% po. So makikita po natin na tayo ay kasama doon po sa karamihan ng mga tao yun. At when it comes daw po sa mga Americans, about 5.3 million Americans have a social phobia and 3.2 million Americans have a fear of crowded public places. So meron pong mga personalities na mas matindi pa. Hindi lang takot sa pagsasalita, kundi yung pakikisalumuha sa tao. Even to the point, kahit yung sa isang mataong lugar na hindi naman sila kakausapin lahat, yung makikimingle lang doon sa mga karamihang tao, ayaw niya. So, ibig kong sabihin, ganun katindi ang takot na bumabalon sa kanyang sarili. Kaya nga po, ayon sa pag-aaral, it says here, public speaking is the greatest fear that people have, even greater than spiders. And death itself. So ano ba ibig sabihin? No? May mga tao pong atakot sa ano, sa gagamba. Pero matindi pa raw itong takot sa pagsasalita sa publiko. Kaysa doon po sa pagkatakot dito sa iba't ibang insekto. At maging takot sa kamatayan. Kaya nga po yung isang komedyante, sinabi niya, dahil daw po sa takot sa pagsasalita sa karamihan ng mga tao, kapag daw po nasa funeral, may mga tao para bang gusto nilang sila pa ang nakahinga doon sa kabao kaysa pagsasalita para bigyang parangan yung tao na kung saan ay namatay. Sabi po na isang komedyante, kung sabi pinamakita doon, ganon katindi yung takot sa tinatawag na pagsasalita. Sapagkat, when it comes to death, ang perception ng tao, di wala na, wala ka nang gagawin eh, parang tulog ka lang, wala kang senses, wala kang pakiramdam. So, para bang mas maalwag pa, ikaw nakahiga kaysa ikaw magsasalita na hindi mo alam kung anong emotions na kung saan yun maramdaman. So, welcome to the human race. Kung naramdaman mo ang takot sapagkat karamihan po, majority of people, ay mayroon po ganitong klase ng takot. Inuulit ko po, it's most possible na ito nga po ay dala doon po kasalanan na pumasok dito sa isang katauhan. Kaya nag-build up po ang iba't ibang klase ng takot sa akin. So, pero alam niyo po,
taong sabihin natin ang mga personality nila ay para bang nung una ay sasabihin hindi ko kaya, pero nang pagtagumpayan nila how much more ang mga mana ng palataya at binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mga mensaheng daladala natin, panluloko, hindi panitaraya, kundi katotohanan at mensahe ng kaligtasan na magbibigay ng pag-asa sa buhay ng mga mga Now, it's very important mga kapatid to have confidence. Bakit? Dahil kung hindi ka harap at magbibigay ng mensahe, other persons will be the ones who be used by God to do that. So, nawala yung opportunity sa'yo na sana ikaw magdagamitin ang natin. Now, napakahalaga po na bago tayo kumarap sa binatawag na public speaking, nararapat po na magkaroon tayo na preparation. Kasi yung pagharap po sa mga tao, yun po ang tinatawag na tip of the iceberg. Kung nakikita po natin yung mga malalaking bloke ng yelo, na kung saan yung pinakatuntok lang ang nakikita natin, pero ang lalim, ang sa ilalim pala ay gabundok na yun. Ha? Sa public speaking po, yung itaas, yun lang po ang nakikita nila, pero hindi nila alam yung nangyari na preparation. Kaya nga po, when it comes to public speaking and in achieving the success out of it, 90% of how the talk will go is determined before the speaker steps on the platform. So ito po ang sabi ni Somers White. So ibig kong sabihin, grabe po ang paghahanda na dapat po natin gawin. 90%, so ibig sabihin, 10% lang pala yung mismong pagsasalita natin dahil yung preparation, ganun dapat natin gagawin upang nang sa gayon truly mag-build up ang confidence sa bawat isa sa atin. Now, yun pong ating confidence level ay ubusan po naaanap kung naintindihan po natin what is really this confidence thing. Now, it is a feeling or belief that you can do something well or succeed at something. Kailangan kasi meron kang pakiramdam o paniniwala na kaya mong gawin ang isang bagay sa maayos na pamamaraan. O ikaw ay magtatagumpay. So, ibig po sabihin, dito pa lang po sa ating brain, kagaya po sa ating pag-aaral spiritually, yung pong battle, it starts in the mind. So kung sa isipan pa lang po natin, sinasabi mo na ayoko, hindi mo kaya, wala kang confidence, wala kang paniniwala, wala kang mananampalataya, matatalo ka na agad. Because even the Bible says, you are what you think. So kinakailangan na magkaroon ka ng lubusan na paghahanda sa iyong sarili at yung isipan mo ay talagang magkaroon ka ng paglaban doon sa mga negatibong kaisipan na para bang nasabing hindi mo kaya, hindi ka makakatayo sa unahan. Makikita nila na ikaw ay nervyos na nervyos. Ikaw ay mauutal. Ikaw ay ganito, ganyan. Gagawa ka lang ng mga nakakatawang bagay. Huwag ka na lang tumayo sa unahan. Yan po ang nakumuna sa atin, di ba? Kaya para bang, wow, ayoko na. Pero kinakailangan po, pataasin natin ang atin pong confidence level. Na? Na mayroon kang self-confidence na kung saan di kaya ko pa. Kung sa pananampalataya, nandiyan yung confidence na nagpupula sa Panginoon na magandang bagay. No? May katuwang tayo, may katulong tayo.
hindi tayo nag-iisa. Amen? Now, for us to increase the level of our confidence in public speaking, we need to understand our anxiety. Yun pong tinatawag na kabalisahan. Ito po ang matindi. Ha? Ito po yung state of inner unrest or uneasiness. Hindi ka mapalagay, hindi ka mapakali. Ha? Balisang balisa ka, ikaw ay nanginginig, nene-nervyos, nag-aalala, pumapawis ka, lang hindi ko mamaintindihan, bumibilis yung kabog ng iyong dibdib. No? At nandoon na para ba ang bilis ng paghina mo at iba't iba po mga pakiramdam na hindi mo maipaliwanag since something different is happening within you. So, ang hirap po ng ganitong pakiramdam. So, before we can manage our anxiety, we need to know what kind of anxiety we have. Meron pong dalawang types of anxiety na dapat po tayo malaman. At ano-ano po yan? Una, yung po tinatawag na situational anxiety. It refers to factors present in a specific situation that may cause anxiety. It is caused by a new or different situation. So, ayon po sa sitwasyon, kaya ka nagkaroon ng pagkabalisa, ng pag-aalala, ng pagka-nervyos. Halimbawa, maaaring nag-prepare ka, pero bigla na lang nakita mo, wow, ganito pala karami ang audience ko. Diba? Akala mo kalahati lang. O kala mo, ako kala ko 20 people lang. Dadatang ko, bakit na ko? Ito pala 300, hanggang 500. Wow! Di mo ba? Pag hindi mo ina-expect situational according to the present situation, parang magugulat ka. So, nandoon po, when it comes to this kind of anxiety, depende po doon sa sitwasyon, doon nakikilos. May sasayos naman ang lahat ng bagay. Kinakailangan nga lang na magkaroon ka ng tinatawag na presence of mind para huwag kang matatalo ng iyong takot. Let's take for example, prepared ka. Tapos naiwan mo yung notes mo. Wow! Of all things na makakalimutan yun pa. Di mo ba? Kaya yung iba talagang gumagawa ng lahat ng pamamaraan. Ha? Alala ko po yun, no? Yung story ni Pastor talagang meron silang pinisita na nakapipreach po siya doon. Of all things na hindi nadala yung prepared notes mga kapatid. So, nandun po, it's a good thing si Jedya na noon ang pinauwi dito. Buti may time pa. Pag-condense kayo'n mga po, sapagkat napakahirap po, no? Nandun yung mind mo, syempre, meron kang outline, hindi yung magagamit, hindi mo nadala yung situation. Kakawa ka talaga ng lahat ng pamamaraan kung paano. At kung hindi man makuha, kinakailangan mo yung mind mo, I can do this. Maliban lang mga kapatid ko, pangunahan ka lang lang. Pero nandoon po, wala ka mang hawak, pero nandoon na alam mo yung mga basic things, make an outline out of that, at least tanda mo yung mga bagay na iyong pinag-aralan. Ito ang hirap, di ba? Pero sa isip mo, kailangan i-condition mo yung isip mo na magkaroon ka ng presence of mind para kung ano ang dapat gawin, yun ang isasagawa kayo, hindi ka matatalo ng iyong tao. So, according po sa tinatawag na situation o mga maaring bago. Halimbawa, may mga speakers po na kung saan from the US, pumunta dito sa Pilipinas. Naku, may mga jet lag yung mga yan. At nandun po yung change o sa time zone, di po ba? So, yung tayo gising na gising, sila ay
So kung gusto ko itulong, natulong. So nandun ang mind nila, nagtatalo, kailangan gumising. Pero yung isip ko nila parang tulog dahil dun sa time zone. No? Yung kumanilang pinagulan, ibang oras doon kaysa dito po sa atin. So ito po ay mga situational anxiety na kung saan dapat po na magkaroon po tayo ng presence of mind. At kung sa Panginoon, we need to have the wisdom of the Lord upang nang sa gayon gawin ang tamang hakbang upang hindi po tayo magpanik. Dahil talaga ang first response, tayo po ay magpapanik at para ba hindi na po natin alam kung ano ang atin po gagawin. The next po ay yung trait anxiety. It refers to internal anxieties an individual brings to the speaking situation. It is caused by feelings inside the speaker that exist regardless of the situation. Ito po, mas matinding po ito. Kasi yung trait anxiety, nasa ang problema na, yun talagang pagkatao. Okay? Na para bang kahit anong sitwasyon, maganda o pangit na sitwasyon, ganun pa rin na magiging response mo. Ha? Parang takot ka pa rin palagi. At yon ay bahagi na ng iyong pagkatao. So, kinakailangan po ay malaman natin ano ang type of anxiety na mayroon ako upang ito ay ma-manage ko sa akin. Kasi po, mas madali po itong situational, no? Kaysa dito sa trait, because it's a part of you. It's you yourself. Pero when it comes to dun sa situational anxiety, according po sa sitwasyon na atin po pinalalagyan. So, tingnan po natin. How can we manage each type of anxiety? Unahin po natin, managing your situational anxiety. Okay. Una-una po, the important thing is face your fears. Accept natin ang katotohanan na talaga ang takot ay bahagi ng pakiramdam ng tao. At kailangan harapin mo ito. Dahil kung lagi kang ma-intimidate sa mga situation na aalokin ka, hindi mo yan ma-overcome. So you need to face your fears. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. It's alright to be nervous. All have the same feeling as you are. Huwag mo sabihin yung marurunong na magsalita na sa una na hindi ninenervyos. Ninenervyos rin mo. Dumarating pa rin sa point. Let's take for example ako. Kahit madalas akong tumayo sa unahan. May mga pagkakataon, Lord, tinungan mo ako. Parang ay ba talaga ang pakiramdam ko ngayon? Parang mas nangangatod ako ngayon. Parang hindi ko alam kung paano ko i-deliver ang message na ito ngayon. Kahit nung mga nakaraan, parang ang bilis-bilis at ang dali-dali na tinitin. Normal po yan. So, kung halimbawa man po, may mga bago o pagkakaiba sa sitwasyon, it may be the venue, the audience, the topic, overcome the possible things people will say. Kasi kung minsan, nauna sa atin po, nandun yung ano, yung mayor. O kaya, ako lang dun yung pamilya ko, kailangan ano, kung kami nagkamali, sila ang unang mangangantsaw sa akin. Alam nyo po, yung mga ganong kaisipan. Kaya tayo po ay ano agad, may inhibitions na nararamdaman. So, be ready to face your fears. Ikalawa po, prepare and practice. Ito po ay napakahalaga. Ang isa po pong takot, mga kapatid, ay kapag hindi ako nakapaghanda o kulang ako sa paghahanda.
dahil ang hirap po na nasa unahan ka na, hindi mo alam kung ano ang direksyon na iyong pupuntahan. Maaari na-establish mo ang pinaka-introduction, yung ending hindi mo alam kung ano, kaya nandun po na maikot-ikot ka dahil hindi mo alam kung paano i-end. Kasi nga po, naging kulang sa preparation. Okay? So, preparation when it comes to your notes. Nothing will make you more nervous than knowing you are not adequately prepared. Okay? So, syempre po, ayaw po natin magmukha na matawa-tawa sa iba dahil ang pagsusunod ko sasabihin, ang tagal ng notes, ang tagal na nakatigil, ano? Para nag-iintay lahat, anong sunod? Oo, naiintindihan namin yung sinabi mo muna. Anong sunod? No? So, parang nababula po po minsan tayo, mga kapatid. Ang kinakailangan, prepare po natin yung notes. No, magawa po tayo, hindi po ba na nakaraan, atin po diniscuss na ito, magawa po tayo at least ng out time. When it comes sa delivery, meron po mga tao na sanay doon sa para bang kailangan po kumpletong lahat ang detalye. Pero minsan po, ang nangyayari ay more on na binabasa na lang. Huwag naman po yung, oh, prepared ka man, nandiyan, kumpleto, yung pages. Eh, ang kita na lang naman sa'yo ng ano, ng hoches, eh lahat ay binabasa mo, eh di yung pagbabasa mo ang pinapanood. So, yun po ang isa sa danger kapag nakasulat lahat ng details na ang mindset mo babasahin mo talaga. Okay? O kaya naman, huwag na nga ako magkaroon ng notes para nakatingin na lang ako sa kanila. Nakatingin ka nga. Hindi mo malaman susunod na po eh. Dahil nalimutan mo, dahil nga nangingilig ka. Maliban lang po kung mga tao talaga sa nila. Mga sanay na po yun na kung saan ilang beses na po sila na nagsasalita, siguro po ay may kilala kayong mga teachers na halimbawa ay 30 years nang itinuturo yun pong subject na yun. Kaya nandun po yung kung ano yung nakalagay sa libro, word for word talaga yun na sinasabi. Kahit po hindi tumingin sa libro, no? Paragraph 5, sentence 2, alam na alam. Meron po ako naging ano, yung teacher na ganyan sa social studies, no? Wow, siya, grabe. Yung pala po dahil several years na niya itinuturo yun, kaya kanti niya po tingnan ang libro sa ulado na. So may mga ganun pong sitwasyon na kung saan ay alam na po kasi nila kung ano ang kanilang sasabihin. Kasi na-rehearse lang po nila over and over again. Pero kung hindi gayon, first time mong gagawin, hindi na kailangan mo talaga mag-prepare. You need to have notes ahead. So kung hindi man po ni Talye, it's a good thing na meron po tayong notes in outline form. At yung most important things, yun po ang ating bibigyan ng pansin. Para lang sa gayon po, alam natin ang flow of thought, yung po ating pupuntahan kung paano tayo magsisimula at kung paano po tayo magtatapos. So lagi po napakahalaga, introduction, body, conclusion. Ganun po kasimple, ha? Na kung saan ay magkaroon po tayo ng ganun klase ng preparation para na isa ngayon alam natin kung paano tayo magsisimula, kung paano tayo magtatapos. And then also, prepare yourself. No? How you dress, ano ba isusuot mo? Kasi kapag ang suot mo, hindi ka komportable. Siguradong higit dini, higit doon. No? Hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin. So, nakukonsyos tayo masyado sa sarili natin. The point na nawawala po ang isipan natin doon sa mismo na sinasalita natin. Okay? So let's take for example, isa po halimbawa, pagka nawawala doon, eh syempre itong pinagbabasihan po, nawawala din minsan. So, kailangan po prepare din tayo kung halimbawa mawala man yung tinatawag na projector para dire-diretso. And then, tingnan po nyo sa salamin. Paano pa
ngiti. Baka mamaya, ingiti ka aso yung dating niya. At yung pag-ngiti. So, muna, umarap tayo sa salamin. Bago tayo umarap sa karamihan ng mga tao. Makita muna natin, ano ba ang aking posture? No? Pag halimbawa ko ng gesture ng ganito, hindi po kayo doon sa mga, halimbawa magsosorin. Okay? Halimbawa yung mga damit po natin. Halimbawa pagtaas mo na po, parang may kita yata yung underarm, palitan ko to. No? O pagtaas mo na po, nataas din pala yung pag-straight yung damit. No? Pagtaas mo ganyan, nataas. So, nakikita mo, hindi ka magiging conscious. Or, kung hindi man ikaw conscious, baka yung mga tao na nanonood sa'yo, yung sila maging conscious para sa'yo. Dahil naku, hindi halata na hindi niya alam na tumataas na tayo yung dating niya. So, kinakailangan po na maging prepared po tayo. In our outward appearance. Para na sa ngayon po ay kapag nasa unahan na tayo, maayos po. Pati po yung ating boses. Meron naman po tayo ngayon sa mga cellphone na recorder. Ating po natin, record natin yung boses natin para marinig mismo natin ang ating sarili. Okay? At meron po kasi yung mga boses, mga kapatid na talaga napakatinis sa puyo sa atin yan. Meron po napakababa na halos hindi na po marinig. Ano, iba? Para ang hina ng dating. So, kinakailangan po na yung narinig din ng iba yung boses natin. At least, pleasant to the ears ang ating mong boses. Okay? So, kung masyado kong matinis, ay kuha po tayo ng paraan na check po yung ating boses. So, i-prepare po natin yung nose natin, yung damit natin, yung pagtayo natin, para nagsagayon yung confidence level po natin tumaas at pag-arap po natin ay nandun po na handang higla tayo. And then next po, warm up first. Ano po itong warm up mga kapatid? Kung yun nga itong mga musicians pa-practice dito ba? Yung pong mga athletes, sila po ay nag-warm up ng kanilang muscles. Ang kinakailangan din po tayo ay mag-warm up. I-relax po natin yung atin pong sarili. Exercise din po din yung deep breathing. Ako minsan pagka masyado akong nine-nervous yung kalan kapatid na nakaka-relax po yun. Para at least po ay mawala yung tense sa atin. So ito is more on doon po kahit secular world, ito po ang kanilang iniaapply. So i-relax mo yung sarili mo hanggat maaari, meron ka po tayo para naman din na kumbaga huwag yung dire-diretso na kung saan, galing sa preparation sa mundo na may galing po sa iba. Sa mga sanay. Pero kung ikaw ay nagsisimula pala, huwag mo sasanayin ang iyong sarili na kraming ka, kraming, hanggang sa pag-arap mo, di ko ay ano, parang tense na kayo sa mga harap sa mga tao. Kasi wala ka ng time na nakapag-warm up ka sa iyong sarili. Next. Yun po, plan an introduction that will relax you and your listeners. Napakaganda po inanda nyo ang inyong introduction. It may be through a story, it may be through an illustration, pwede po pa-comedy style, o kaya naman ay pa-drama style. Yung sabihin nyo, ano man, depende po sa story na rin bawa. So, nasa sa inyo po. Meron po iba gumagamit ng mga objects upang nagsagayon ay talaga makuha ang attention po ng mga tao. So, it depends on you. Make a proper introduction para yung mga listeners po ay ma-relax din. Okay? Next po, concentrate on meaning. So, instead na ang focus mo ay
kaya ay ano, o may kaya pagsasalita ako, ganito, ganyan. Sabi, naisipin ko yan, concentrate on the message you are telling to the people. Isipin mo, ano ba itong sinasabi ko sa kanila. Halimbawa, sinasabi mo ito mo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kung pagpipinig sa iyo ng tama, ito ay para sa kaligtasan nila. Kung ano man ang maging response nila, kung may nakikita man ako nakapunod, o para paggalit sa akin, o parang hindi naniniwala sa akin, pero alam ko ng mensahe ito, ito'y totoo, at ito ang magpapalaya sa kanila kung tatanggapin nila sa kanilang buhay. At kung hindi man sila maniwala ngayon, at least naghasik ako ng binhi sa kanilang isipan at puso, at ang Diyos na ang bahala kung kailan niya ubusan buong kanilang so, ginagawa po natin mga kapatid ang ating pong responsibility. So, concentrate on the meaning. Kaysa isipin mo, ang kaya sasabihin nila, ako'y tayoan ng mga tao dito. Yung meaning ng mensahe na dinadala mo sa mga. And then also, isa pa sa makakatulong, use visual aids. Meron kang visual aids mas magawa. Wala naman, you yourself is the best visual aid. Okay? So, kung paano ka mag-a-appear, kasi meron may mga situations so wala akong makikita na mga visual aids na kagaya sa projector, kaya kung ano man, paper na i-repair nila. Kung wala mang ganyan, ikaw mismo ang maging visual aid. Kung ikaw ay nagsasabi ng masayang kwento, maging masaya ka rin mismo. Kung nagsasabi ka na isang malungkot na kwento, hindi mo kayong patawa-tawa. So, ganun po, ikaw mismo ang magiging visual aid. So, ito po ang ilan sa mga bagay na kung saan mamamanage po natin ang mga situational anxiety para nang sa gayon magkaroon na tayo ng tagumpay sa pag-uusap. Amen po ba? Natutunan po ba tayo mga kapatid? Parang makatulong tayo na. Praise the Lord. Ito naman po yung pangalawa. Managing your trait anxiety. Ito po ang mas mahirap sapagkat ikaw na yan. Hindi mo personalidad ang magsalita sa harapan ng tao. Hindi ka pinalaki ng ganyan. Wala kang mga experiences na pinagdaanan na ikaw ay umarap sa iba at ikaw ay pinalakpakan. Walang-wala. Kaya nandoon, lagi kang takot ng umarap sa tao. Ha? Pero alam niyo po, mga kapatid, ito ay represent ko sa inyo ilan sa mga bagay na kung saan. I did it also myself. Ha? Upang nang sa gayon ay magtagumpay po ang Panginoon sa buhay ko. The first thing is very simple. Accept who you are. Ito po ang napakalaga. Huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Kung siya, parang kahit hindi ba handa, basta patayuin mo lang, itunap mo lang sa unahan eh. Parang, nako, parang, oy, kailangan ka magtatapos, tama na. Walang umos. Kasi yun ang personality nila. Pero kung hindi ka gayon, tanggapin mo, ako ito, hindi niya ako kagaya. Pero kung manage po ang aking pagka-nervyos na ito sa ibang ibang mga so kung sino ka man, huwag ka magbigay ng comparison ng sarili mo sa iba, tanggapin mo kung sino ka. I am what I am. This is how the Lord made me. I-accept mo yun. Wala kang magagawa. Yung genes natin at mula sa ating ama at ina, mga lolo at lola. At kahit kapatid po natin, iba pa rin ang ugali, iba pa rin ang personalidad. Meron nakakuha kay tatay, meron nakakuha kay nanay. No? So kung masalita yung nanay mo at tahimik yung tatay mo at sa tatay mo ikaw nakakuha, ano tayong magagawa dyan? Ikaw yan. Kaya nandoon mo, natanggapin mo kung sino ka. Pero, hindi ibig sabihin, tinanggap ko na.
kaya nga ayaw ko dahil ako mahihiyain. Hindi po ganon. Na tinanggap mo kung sino ka, pero kung ikaw ay binibigyan ng opportunity ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang kahinaan. Walang imposible sa Diyos. Daw isa po nakatulong sa akin, at maaaring pong makakatulong sa inyo, learn the personality profile. Kasi pag naintindihan mo po yung iba't ibang uri ng personalities, you will appreciate yourself. You will appreciate other people at masasabi mo, ah, kaya pala ganyan siya at ganito ako. Okay? Ito pong personality profile, ito po yung pinakapaborito ko sa ano, sa Bible school. Ito po ito unang natutunan sa personality development. Ito po ipinapaliwanag, kahit short lang po na i-discuss ko sa inyo. At least, maunawaan po natin kung paano tayo magkaroon ng pag-unawa sa ating sarili at sa iba pong tao. Now, hindi po tayo nilikha na pare-pareho. But at least, meron pong four basic temperaments, personalities na kung saan maika-classify po natin ang tao. Ang una po ay ang popular sanguine. Ito ang personality na nagsasabing, let's have fun, magsaya tayo. Wala dapat room para sa kalungkutan. He is the extrovert, the talker, the optimist. Yan, yan yung sinasabi sa inyo kahit wala yung outline. Anything goes, kahit anong topic, papalik-palik na ng topic, pero para bang sa una hindi nakakasawa, pero pag nagtagal na, oy, tama na. Tumatimik ka naman. So, yan po ang kanilang personality. Para bang every place is a stage for them. Parang handa silang magsalita at ang mga tao parang wide-eyed na nakatingin sa kanya, wow, saan niya pinagkukuha ang mga sinasabi niya ito. O kaya naman, wow, ang galing niya magpatawa. Sana ganun din ako. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, alam po mga tanong mga kantong mga kapatid. Yan. So, ito po ang popular sanguine. So, ikaw ba ito? Mas madali po na mag-adjust ito. It's more on situational anxiety. Hindi niya problema yung kanyang pong sarili. Kaya niyang dalhin ang sarili niya. So, according to situation, ako, dahil palang tao. So, i-adjust niya lang yung kanyang pong sarili, sa kanyang boses kaya, or whatever, o kaya yung isusuot niyang damit dahil hindi pala ito casual, hindi pala informal ang dating. So, mga ganun lang po ang adjustment. Okay? So, yan po ang popular sanguine. So, kung ikaw yan, hindi ka masyado mahihirapan na ikaw sa public speaking. Although, may mga tao pa rin magagaling magsalita, pero takot pa rin marap sa unahan. May meron pa rin po mga ganyan tao. Pero majority of them ay at least po sila yung mga MC. Sila po yung mga kinukuha na talaga clown sa mga bata para lang sa gayon ay ma-entertain sila. Ikalawa po, mga kapatid, ay ang powerful choleric. Ito po yung let's get moving. He's also the extrovert, the doer, the optimist. Ito po yung workaholic. Sabi ko, tama na ka sa salita mo, gumawa na tayo. Yan. Ito po yung mga tao nyo. Pero, kalimitan po mga kapatid sa mga popular sanguine, ang blending po ng kanila po personality ay pagiging choleric. No? Or choleric. Na kung saan, sila po ay workaholic at magaling magsalita. May mga tao po ganyan. May mga temperament blends po na ganyan. Hindi lang sa last salita, kundi pati po sa paggawa. So, nandoon na more on sila sa pagiging doer. Magaling rin po silang leader, magaling rin po silang magsalita.
salita, pero mas matindi ang kanilang paggawa. Or maaaring kokonti silang magsalita, matindi ang kanilang pinapahayag, pero much more sa paggawa. Let's take for example, ito po si Winston Churchill. Tapak po niya. No? Ang galing din niyang magsalita. Siya po isang choleric. Na kung saan ay nakuha po niya, mga kapatid, yung attention ng kanya po ng bansa upang nang sa gayon maging matapang upang harapin ito si Hitler. Okay? Next po ay ito po perfect melancholy. Let's get organized. Yan. Ito na lang po yung perfectionist. Pero kaya po ay perfectionist, he is the introvert, the thinker, the pessimist. Kung yung pong dalawa ay optimist, eh kaya natin ito. Ha? Kapag sa salita o sa paggawa, ito naman, matalino, pero tahimik, ayaw magsalita sa harapan ng mga tao. Baka kasi magkamali. Yung kalitlitang detalye ay tinitingnan dahil baka nito pagka siya ay nagsalita, baka mali may mga sabi sa akin. So ito po yung kinakailangan tinatawag na managing his or her trait anxiety. Kapag ka, ang personality mo, ikaw ay mahihiyain, yung personality mo ang dapat mo ayusin. Dahil nandoon na kahit anong sitwasyon ang kalagyan mo, laging sasabihin mong ayaw ko, nahihiya kasi ako. Kapag hindi mo in-overcome, first thing, ang iyong personalidad, isinuko mo yan sa Panginoon, hindi ka talaga makakatakbang tayo kayo. Sarili mo ang problema mo. Ha? Pero kung nandoon na Lord, itong kagalimuhan ko, itong makayanan ko, ha? Yung para bang nasa loob lang lahat, hindi ko alam kung paano ilabas. Ito mga matatalino, yung punong-puno yung utak nila, hindi nila alam kung paano sasabihin. Hindi nila alam kung paano na magiging maayos yung pagkakarating sa iba. Pero alam niyo po, sa pulong ng Panginoon, kung meron ka ng ganitong personality, ikaw ay gagabayan ng Diyos. Kung yung katalinuhan mo ay gamitin para sa pagkakitahan na natin po. Last po ay ito, peaceful phlegmatic. Let's relax. He is also an introvert, the watcher, the pessimist. Ito pong dalawang ito, pareho po silang pessimist, parang negative thinker po sila. Ito pong phlegmatic, para bang, okay, manunod lang ako sa'yo. Ako ang tagapanood mo. Ikaw ang aking tagapagsalita. Ako ang critic mo. Yan, yan po ang phlegmatic. Na okay lang na ako ay maghapong nakaupo at ikaw ay pinanonood ko, pero huwag mo ako matatayo yung sa unahan. Yan po, very good supporter po sila. No? Siya yung mag-cheer. Wow, galing! Kaya ganyan po, mga kapatid. Pero ayaw niya siya pupunta sa unahan para siya naman ang cheer. At iba. So, ito po, very pessimistic din po siya. So, ayaw niya nasa unahan. Pero very great supporter po siya. Kung ikaw ay ganyan, it's also important for you to manage your trait anxiety. No? Kasi takot ka. No? So kung ikaw ay isang phlegmatic, gusto mo lang ay relax sa lahat ng bagay, tagapanood ka lang, pero kung tinatawag ka ng Panginoon na pumunta sa unahan upang magsalita para sa Kanya, amen. Hayaan mo na gamitin Kanya para sa Kanya. Okay. Amen. So don't be a pessimist anymore. Hayaan mo na hindi lang yung pagiging optimistic, kundi yung pananampalataya na nagmula sa Diyos. Nakita niyo po ba yung sarili dito sa akin at sa mga kapatid? Amen. So, as you understand this personality profile, doon po may a-adjust natin ang
by coloring. Pero kung ikaw ay melancholy or phlegmatic, ito po is more on brain anxiety. Problema mo yung sarili mo kasi ayaw mong pumunta sa unahan, iiyakan, intimidated yung feeling mo, pero ma-overcome ito sa tulong ng ating Panginoon. Kaya, nandoon, we need to be filled with His Spirit and ask the Lord to help you relent me. Ito po ang kalamangan natin sa mga tao sa labas. Yung Holy Spirit power. I remember, mga kapatid, high school po ako, elementary at saka po high school. Hindi niyo po ako mapapunta sa unahan, nangingin talaga ako. Takot na takot ako. Kaya ako po ay hindi sa recitation kasi baka pagtaas ko ako mga mali. Ako tatawalan ako kung hindi ko po matake yun, mga kapatid. Yun yung mga situation noon. Kaya hindi po ako palataas ng kamay. Moron ako sa written, sa elementary at saka po high school. Susulat ko na lang kung nasa isip ko. Kaya na lang pahalang magtaas para mag-resign. Pero nandun po, nung makakilala ko sa Panginoon, nandun po ng ang akanyang spirito, nandun po mga kapatid, nagkaroon ng kakaibang tapang na hindi ko maipaliwanan. Nung ako po ay makatanggap ng banana spirito, then pumunta po ako sa church, naulit po yun, sabi ko, Lord, pag naulit yung nangyayari sa akin sa bahay, hindi pa ako nakasip pa po nun, hindi ako makarisip ng Holy Spirit sa bahay. Pag narisip ko po yung nangyari sa akin sa bahay, ito na po yung church na hinahanap ko. So yung una ko pong attend, na-refill po ako ng Holy Spirit. Kaya sabi ko, ito na yung church na hinahanap ko. Ito po sa Batangas City. At yun po, mga kapatid, nagbigay sa akin ng kakaibang kapangyarihan. Hindi po ako tao na palapit sa mga ibang mga tao. Pero the first day, no? Puntahan po namin agad noon si Ate Aida, no? Saka si na Kuya Loreto, sinabi namin tungkol sa katotohanan, tungkol sa naranasan ko. No? Kaya po sila ay nakasimba din sa church. Alam niyo po yun, yung tapat na hindi ko naman ginagawa dati ay nagawa ko. No? Sa mga kabataan ako po, nagawa ko silang lapitan. Bakit po? Dahil yung tapang na nagmumula sa mga hindi ko talaga may paliwanan. At ako po ay ginamit noon in the gift of prophecy. Okay, yun po yung kaunaan. Hindi ko pa po alam noon kung paano gamitin. Ano yun po yung mga kapatid. Pero by and by, natutunan po na exercise yun. Kami po through that. Hindi ko akalain. Nung po ako high school, ako yung sumasali sa oration. Ingaw lang ang boses ko kahit anong gawin ko. Napagpa-practice. Pero nung po ako ay makatanggap ng Spirito ng ating Panginoon. At nung ginamit niya po ako sa pangaral, mapaniwala ng sarili ng mga kapatid. Sapagkat kapangyarihan mo ng Diyos ang kumikita sa akin. I remember the time, po mga kapatid, nung po ako ay nagtuturo noon sa City Hall, meron po ang Bible study noon. Yun po ay every lunch break, ano po? Lunch break, yun. Pumunta po kami doon at sinasamantala po namin, about 30 minutes siguro, pagkatapos nila kumain, nagtuturo po kami. Nakita po ako doon na isang mga klase, kasi kung hindi makapaniwala, wow, nagsasalita na ito, samantalang dati, hindi mapahingaw sa loob ng klase. Okay, so, nandun po mga kapatid, parang siya rin mismo lamang ha, tuloy, inanong ako, kahit tayo sa labas. Sabi siguro ay hindi niya mapaniwalaan na yung isang napakatahimik na tao ngayon nagsasalita sa araman ng maraming tao. Kasi nga po yun ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo kayang may paliwanan, no? Na tanging kapag tayo na nang palatayan sa kanya. Yun lang po natin ito matatapan. Amen? Kaya po yung sinasabi lang, speaking in tongues sa kung ano man, kasi demonyo, mga kapatid, hindi. Kasi ito nagpatapang sa akin, sa bawat isa sa atin, kung maggawin ang kalooban ng Panginoon na dati, hindi natin kaya, pero ngayon, nakakaya natin dahil sa ibinigay niyang Spirit niya sa bawat isa sa atin. And
we are thankful for that. Pero dumarating pa rin po, na kahit tayo napuspos na ng banal na spirito, may mga pagkakataon, sige pang mag-do, no? Nandiyan na naman, no? Kailangan lang po, inuulit ko, okay lang po na makin nyo pagiging nervyos. Okay lang po na sa una ay para bang makita para naninginig o nangangatong kayo. Pero hindi naman nila kitang-kita itang mga kapatid, no? Siguro kalahati lang o one for one yung kita nila. Sa akto na nangyayari sa loob mo. Okay, so nandun po. Salamat nga ang tayo magsasalita. Inuuna na nandito po tayo sa gawain ng Panginoon. At least po ay mas nauunawaan tayo ng mga mananampalataya. Para kapag tayo po ay magsalita na sa labas, nandoon mas prepared na tayo. Kaya yung pong mga kapatira natin, kahit mga kabataan, na mas natutong na ginamit dito, no? Sa unahan, pagdating nila sa school, mas maaliwan ang sila nakakapag-express ng kanilang sarili. Dahil nag-train ako sila dito sa loob. And then lastly, mga kapatid, sabi ko dito, ask the Lord for wisdom and power. Ito po ang napakalaga sa lahat. Kahit po tayo ginagamit na palagi ng Panginoon, pero patuloy po tayong hiling sa Panginoon, Lord. I ask for your wisdom and power. And along with it, ito lang po na itagdag. Lagi ko po itong inilalagay sa sarili ko. Along with wisdom and power from the Lord. Nandiyan po ang kapangyarihan at karunungan ng tayo-tayo ng Panginoon. Pero yung pagpapakumbaba, kung gamitin ka lalo na ng Panginoon, huwag ikas sa itatataas ng iyong sarili, kundi para sa kaniwanan nila ng ating buhay. Hallelujah. Lastly, nais ko pong i-share sa inyo itong nakalagay sa 1 Corinthians chapter 2. Ito po ay ayon sa salita ni Apostol Pablo, at ito po lagi yung mga kapatid, binibigyan po concern when it comes sa pagsasalita sa mga tao. At Lord, nawa yung kagaya ni Apostol Pablo. Maganda po kasi na nakalagay sa verses 1 up to 4 ng 1 Corinthians chapter 2, at nawa ay maging guided po natin. Ito po ang kanyang uri ng Espiritu ito sa harapan ng Panginoon. Sabi po niya, "And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God." Ang sabi po niya, hindi ako pumunta sa inyo dahil sa pag-aliw na nagsalita. Ito kasing eloquence, yung excellency in speech, ito po ang hinahalap ng mga tao sa labas. Yan ang kaya kapapalakpakan, wow, no? Ang diksyon, pagkaka-deliver ng message. Ang galing, no? Buong-buo ang boses. Ang ganda ng message. Alam niyo po, yun yung excellent speech na sinasabi. Pero alam niyo po, mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo, hindi ako pumariyan sa inyo sa kagalingan ng salita o ng karunungan, kundi aking ipinapahayag sa inyo ang Panginoon. So, ang ating pinsahing daladala, mga kapatid, sa natay ang ating na bago pa man tayo magsalita, ang katauhan po natin, ito ang unang mensahe na natin ilang mabasa upang maging makatumamanan ang ating buong sinasabi. Hindi ito resulta ng kakalinuhan. Yes, we are so thankful kung ginamit tayo na sa labas dahil po sa kakalinuhan at katumuhan natin. Pero yung ayon nga sa patutuon mo ni Sister Deca, na yung katalimuhan na wak natin ay magamit para sa kapagamitan ng ating Panginoon. Ito ang magandang Panginoon. Sabi po niya, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." Ito po nakasentro ang kanyang mensahe. Kaya kung dito rin po natin isa-sentro ang ating mensahe, bakit pinangunan mo ang takot sa buhay mo? Gayo ang mensahe mo ito
pinakamahalagang mensahe na kung pwedeng ipahayag ng isang tao kahit sa kanino. Kaya po, mga kapatid, daladala natin ang mensahe ng pampalaya at ng Biblia ng kaligtasan. Huwag natin itong ikahiya at huwag natin ikahiya ang Diyos sa kanino. At ang sabi po niya, I was with you in weakness, in fear, and with much trembling. Pero inyo po, in the secular world back then, siya po ay napakatalino. Siya po, mga kapatid, ay parang isang lawyer in their time. Pero nandoon, hindi po siya nangaral ayon sa kanyang katalinuhan o parang yung mga pakatao. Kundi nandoon na mayroon pa rin siya, nararamdaman pa rin niya ang pangininig, nararamdaman pa rin niya ang takot. Pero nandoon, hindi siya nagpakalito. Ano po ang sabi niya? My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power. Kaya nga po, panalangin natin, Lord, hindi sa sarili kong kapayanan, hindi yung sarili ko ang matatanggihan, kundi yung iyong kaluluwa, yung kapangyarihan, yung demonstrasyon ng iyong banal na Spirit. Kaya nga po, mga kapatid, kapag halimbawa ay nagsalita ako at may lumapit sa akin para bang kapag ang dating ay galing mo naman, parang ganon. Parang, Lord, parang mag-fail yata. Parang hindi na gusto kong marinig. Sabi ko si Lord, ang magaling. Pero kung may halimbawa, wow, ang galing ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Lord, hindi na gusto kong marinig. Na kung saan ang kapangyarihan mo ang nangyayari at hindi ang kapangyarihan. So, ipag-pray natin, kagaya ni Apostle Pablo, pagkabang tinawag siya pero nandito ang kanyang katalinuhan ay kanya pong inilaga sa paanan ng ating Panginoon upang ang pangyayari ng Diyos at siya mahal. So, when it comes to having confidence in God, He's the best. Thank you.
Hallelujah. Walang makatunan na rin ang natin sa Lord. How can the people hear without the preacher? How can they know the truth unless you will tell it? Hallelujah. Isang pa palang pakanalig. Panginoon, maraming salamat ng Diyos sa tagumpay na pinagtalo ko sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa great opportunity na kami ay naririto ngayong hapon upang tumalo sa seminar na ito. Salamat, Panginoon, sa napakaganda at napakapakipaginabang o Diyos na mga impormasyon na kung saan o Diyos ay magagamit namin sa aming pagtuturo at higit sa lahat, Panginoon, upang yung confidence namin at yung personality po namin ay aming po ma-overcome doon sa mga bagay na kung saan kami, Panginoon, ay mahihina. Una, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, sa mga tao ngayon ginamit, Panginoon, Mr. Deka, kay Mamabik, at ganoon din, Panginoon, kay Pastor Irene. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa mga tao ito na kung saan ay sa pamamagitan nila, O Diyos, ang mga bagay na nais mong ituro sa amin ay nagiging daan sila, Panginoon. Kaya sa hapong ito, amin silang tinatas sa iyo, lalo pa po po silang magpalaing, magiging kay Sister Dada, Panginoon, sa mga encouragement, Panginoon, na kanyang pinahagi sa amin. Maraming salamat sa hapong ito. Wala po kami magmasabi kundi napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon, at nakikita mo ang mga bagay na kailangan namin upang kami ay lalong umagamit sa iyong gawain. Panginoon, hindi sapat na kami naririto ngayong hapon upang makinig lamang. Kundi Diyos, nawa ang mga bagay na aming narinig sa hapong ito ay amin po ma-exercise sa aming mga sarili. At narito ang bawat isa sa aming Panginoon handang magpagamit sa iyo. Kaya tulungan ko lang kami, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob at availability, Panginoon, upang kung saan ang purpose mo sa aming buhay magkaroon ng kaganapan. Alam po namin na tinawag po kami hindi lamang para maligtas, hindi para magamit po para sa iyong gawain, sa iyong iligtas pa. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, sa bawat isa sa iyong mga anak na naglaan ang oras sa hapong ito. Ibalik mo ito, Panginoon, na maraming bisis sa iba't ibang kaparaanan bilang pagpapala sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pag-uwi. Natin po kami ligtas, Panginoon, at taglayinawa namin, Panginoon, ang kagalakan at ang mga salita mo na kung saan ay lalong pagpapasigla sa amin sa aming pananampalataya at pagnanais na gumawa para sa iyong buhay. Sa iyo ang papuri, Panginoon, at pasasalamat. Jesus, we pray.